November 23, 2001, natagpo ang patay ang isang Filipino-American actress na basag ang bungo sa ikatlong palapag ng isang 24-story apartment building. Ayon sa mga unang ulat, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kanyang penthouse sa 23 palapag ng Platinum 2000 apartment building sa kahabaan ng Annapolis Street sa Green Hills, San Juan. Ang kasambahay ng mga biktima na naunang nakita ng walang buhay na katawan ay nagpahayag ng mahalagang impormasyon na maaaring makapagbigay ng pagdududa sa ating lahat na ang pagkamatay ng kanyang amo ay maaaring hindi pagpapatiwakal. Si Maria Teresa Carlson ay isang Filipino-American actress at beauty pageant contestant. Isinilang noong 15 ng Oktobre 1963 sa Maynila. Ngunit lumipat ang kanyang pamilya sa San Francisco, California, kung saan ginugol niya ang mga unang taon ng kanyang buhay. Si Maria ay 16 na taong gulang nang bumalik sa Pilipinas, kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay mula sa Nueva Ecija, habang ang kanyang ama ay mula sa California. Nagpasya si Maria na manatili sa Pilipinas dahil pangarap na niyang maging beauty queen at maging kinatawan ng kanyang bansa balang araw. Noong 1979, nanalo siya ng Miss Young Philippines at kinatawan niya ito sa international competition na ginawa sa Tokyo. Ang kanyang karanasan sa pageantry ang naghatid sa kanya sa industriya ng entertainment sa ating bansa. Inalok siya lumabas sa iba't ibang TV show at kaagad naakit niya ang masa dahil sa pagiging witty, pretty, and brainy. Nakilala si Maria sa comedy sitcom na Chicks to Chicks, kung saan ang kanyang papel ay isang magandang babaeng lituhin. Isa siya sa mga unang Filipino-American na kinagiliwan ng masang Pilipino dahil sa kanyang si ako, si ikaw famous line. Panikam! Panikam! Sa English, you see? Nakitan! Yun na nga, panikam! Sewing up! Tanga pa! Taong 1982 sa murang edad na 19, nakilala ni Maria si Rodolfo Rudy Farinas na 32 taong gulang noon. Si Rudy ay bagong halal na alkalde ng Lawag City, Ilocos Norte. Tinawag siya ng Manila Magazine na isang dashing bachelor at flamboyant playboy kahit na mayroon na siyang 2 sa datiang kalarasyon na si Janet Murph. Nagkaroon din siya ng relasyon sa sexy actress na si Vivian Velez, kung saan na-chismis na mayroon silang sex scandal, isang Betamax tape na naglalaman ng kanilang mainit na pagtatalik. Nang maglaon, kumatok sa kanyang pinto ang mga producer ng pelikula. Gumawa si Maria ng 7 comedy films kasama sina Augusto Valdez Pangan o Chiquito at sikat na trio ng Tito Vic and Joey. Nagkakilala si Maria at Rudy sa pamamagitan ni Freddie Webb, ang co-star niya sa sitcom na Chicks to Chicks. Ayon dito, ay hindi ito sinasadya. Maglalaro sila ng basketball sa Lawag. Inimbitan niya si Maria kasama ng iba pang cast ng sitcom na manood ng laro. At dahil wala itong gagawin noong panahon yon, sumama si Maria. Doon nakilala niya si Rudy at napaibig siya nito. Nanatili si Maria sa bayan ng Lawag kung saan nakatira si Rudy hanggang sa sila ikinasal sa Las Vegas at muling nagpakasal sa Lawag Church. Bukod sa 2 kasal, mayroon silang 6 na anak, 1 babae at 5 lalaki. Sa panayam ng Manila Times, sinabi ni Maria na nagkagusto siya kay Rudy, hindi dahil sa pangalan, posisyon at koneksyon nito. Iginiit niya na higit pa doon. Maganda ang kanyang ugali, down to earth, mabuting tao, matalino. Hindi siya korap tulad ng karamihan sa mga politiko na makikita mo ngayon. Siya ay isang perpektong ginoo, ayon kay Maria. Ganun pa man ang kanilang pagsasama ay matagal na palang binabalot ng problema na nalaman lamang nang magpadala si Maria ng isang sulat kamay na liham kay Senador Leticia Ramos Shani.
ang senador ay kilalang taga-suporta ni Fariñas. Sa liham, ikinuwento ni Maria na gusto niyang makipaghiwalay dahil binubugbog siya ng kanyang asawa. Sinabi niya na siya ay binubugbog ng todo at naranasan ang water torture. Hiniling niya na kunin siya sa kanyang asawa. Bilang patunay na ito ay hindi isang panloloko, inilagay ni Maria ang kanyang mga thumb mark sa sulat. Nang lumabas ang balita tungkol sa problema ng mag-asawa, ang media ay mabilis na nagsimulang maghalungkat ng mas malalim pang problema. Sa isang panayam sa probe noong October 1996, si Maria na buntis sa kanyang ika-anim na anak ay nagkwento na sa simula ay paminsang-misang sampal sa mukha. Pisikal na pang-aabuso hanggang sa naging marahas na pambubugbog. Sinabi rin niya na nilulunod siya. Tinututukan ng baril sa bibig. Minsan nilalagay ng tuwalya ang mukha niya at pagkatapos ay bubuhusan ng Sprite, 7-Up o tubig ng tuloy-tuloy. Sinabi rin niyang hindi niya ito ginagawa para ipahiya ang kanyang asawa. Siraan ito o dahil sa pera. Handa siyang iwan ang lahat kapalit ng kanyang kalayaan. Gusto niyang makipaghiwalay at makuha kung ano ang dapat sa kanya bilang isang Pilipino. Bago ang kanyang naging panayam, maraming beses nang humingi si Maria ng tulong. Taong 1988 nang ini-interview siya ng isang reporter na si Mimi Valera sa kanyang tahanan sa Ilocos, ay nag-abot siya ng maliit na papel at nakalagay dito na, "Please help me. Sinasaktan niya ako." Sinabi ni Maria sa reporter na ang kanyang asawa ay nasa kabilang silid at naglilinis ng kanyang baril. Sa pagtatapos ng panayam, napansin ni Valera na naglagay ng makapal na pulbo si Maria para matakpan ang mga paso ng regarilyo sa kanyang baba. Taong 1992 naman, tumawag si Maria sa Kalakasan Hotline, isang NGO for women in distress. Sinabi ni Analeya Sarabia na nakatanggap ng tawag. Sa umpisa, sagit lang, tapos walang pangalan. Umiiyak, hindi namin alam kung sino. Makalipas ang 3 taon, ipinakilala ni Maria ang kanyang sarili. Sabi ni Sarabia, natawag siya saglit. Saglit lang, tapos ibababa yung phone. Kaso sabi niya, "They are watching me." Tapos pag wala ng tao, tatawag ulit. Balik tayo sa 1996. Ipinanganak ni Maria ang kanyang ika-anim na anak sa araw ng kanyang 34 na kaarawan. Ang araw kung saan siya ay bumalik sa kanyang asawa. Isang linggo pagkatapos ng pakikipagbalikan ay nagpa-interview si Maria kasama ang kanyang asawa sa Magandang Gabi Bayan kung saan si Nolly De Castro ang host. Ikinagulat ng lahat ang ginawang pagbawi ni Maria sa lahat ng isiniwalat niya sa probe team at sinabing, "Buntis lang po ako noon, nai-insecure." Sa panayam ding iyon, sinabi ni Fariña sa publiko, nilabag ng media ang kanilang mga karapatan bilang mag-asawa. Inakusan niya ang The Probe na ginugulo ang kanilang buhay at nakikialam sa isang away ng mag-asawa. Sinabi rin niya na, saan ka naman nakakita ng tampuhan lang ng mag-asawa, ipa-flash pa sa TV. Sa kabaligtaran, itinanggi ng aktivista at abogado ng karapatang pantao na si Evelyn Ursua na isa lamang itong away ng mag-asawa. Ayon sa kanya, hindi naman daw huminto ang pang-aabuso ni Fariñas kay Maria nang siya ay mabuntis. Nababawasan lang. Si Ursua ay dating kasama ni Carlson noong 1996. Miyembro siya ng grupo ng kababaihan na tumulong kay Maria upang takasan ang kanyang asawa. 9 siyang buntis noon sa kanyang busong anak. Pero dahil nagpumilit siyang manganak sa parehong ospital, kung saan niya isinilang ang iba pa niyang mga anak, nahanap siya ni Fariñas. Agad-agad may pangkat ng pulisya na sumundo sa kanya. At doon, nabalik siya sa kanyang asawa. Hindi lamang pisikal na pananakit ang naging isyo nilang mag-asawa. May nagsasabi rin na si Fariñas ay gumagamit ng droga at pinilit di umano
si Carlson na gumamit din ito. Di umano rin ay hinahayaan nito na molestiyen si Maria ng kanyang mga bodyguard. Noong Nobyembre 23, 2001, ilang oras bago natagpo ang patay si Maria, siya at ang kanyang kasambahay na si Rochelle Flores ay nagtungo sa Malacanang upang makipag-ugnayan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa isang videotape na nais niyang iabot na naglalaman ng mga clippings ng kanyang asawa na sinasaktan ang isa sa kanilang mga anak na pinaniniwalaan din na inaanak ito ng dating Pangulo. Ngunit walang videotape ang nakarating sa dating Pangulo dahil sa gate pa lang ng Malacanang ay hindi na siya pinapasok. Inirefer sila sa PSG headquarters. Tumuloy sila dito at naghanap ng taong maaari nilang makausap. Sa kasamaang palad, walang nakinig. Napilitan silang umuwi pagdating sa kanilang tahanan. Hindi mapakali ang dating sitcom star. Nagsara ng mga bintana at pintuan. Dahil ayon sa kanya, may papatay sa kanila. Pagkasabi nito, tumakbo siya palabas ng unit. Samantalang ang kanyang kasambahay ay sumakay ng elevator upang tumawag ng security guard ng gusali. May nakasalubong na gwardiya si Flores at sumakay muli sa elevator papunta ng rooftop. Pareho nilang hinanap si Carlson ngunit nabigo silang makita doon. Nang pababa na sila, nakatanggap ng utos ang gwardiyang kasama ni Flores na pumunta sa ikatlong palapag matapos makarinig ng malakas na kalabog mula sa nahulog na bagay ang mga residente doon. Nahulog si Maria Teresa mula sa kanyang unit sa 23rd floor ng Platinum 2000 apartment building sa Green Hills, San Juan. Nang matagpuan ng kanyang kasambahay at ng security guard ang kanyang bangkay, ay nakahandusay ito wala ng buhay sa third floor ng condominium at nahati sa kalahati ang kanyang bungo. Ayon sa medical legal officer ng PNP, bukod sa nahati ang bungo ni Carlson ay nabali rin ang kanyang mga paa at kamay na nagkasugat-sugat din ang kanyang baga, puso, liver, kidney, dila at eyeballs at mayroon siyang pasa sa buong katawan. Sa una ay pinaghinalaan ng mga tao ang foul play ngunit sinabi ng lokal na pulisya na walang mga indikasyon ng anumang foul play at idineklara itong suicide. Sa mismong araw ding iyon, ipinadala ang kanyang labi sa Ilocos Norte. Pagkaraang mamatay si Carlson, binuo ang Task Force Marian na binubuo ng 23 grupo ng kababaihan at mamamayan na kumundina sa komisyon sa karapatang pantao matapos lumapit si Maria sa ahensya para humingi ng tulong. Ang Task Force Maria at Commission on Human Rights noon ay mahigpit na nagsulong para maipasa ang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng kababaihan sa Kongreso. March 8, 2004, ang Republic Act 9262 o Anti-Vouse Law ay nilagdaan ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pandaigdigang araw ng kababaihan. Ang Pangulo na kung saan ninais ni Maria na pag-abutan ng videotape ng umano'y pambubugbog ni Fariñas sa kanyang anak bago siya namatay. Habang ginagawa ko ang kwentong ito, iniisip ko kung napilitan ba si Maria na bawiin ang lahat ng kanyang sinabi laban sa kanyang asawa. Anong bersyon ng mga sinabi niya ang dapat nating paniwalaan? Ang bersyon ba na kung saan sinabi niyang isa siyang battered wife? O ang bersyon na sinabi niyang buntis lang siya o insecure siya sa panahon na iyon at sinabi niya ito kasama ang kanyang asawa? Ipagpalagay na natin na ang video na gustong iabot ni Maria ay nakarating kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Buhay pa kaya si Maria ngayon? Sa kasamaang palad, hindi na natin malalaman ang tunay na dahilan sa likod ng trahedya ng kamatayan ni Maria Teresa.
Itinulak ba siya hanggang mamatay? O tumulon siya mula sa 23rd floor ng kanyang penthouse dahil wala na makakatulong sa kanya? Hahayaan ko ang inyong pagpapasya. Para sa inyong kasagutan, reaksyon at suggestion, please comment down below at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bago naming upload. Maraming salamat po at magandang araw.